Kabanata 2071. Tumango si Freddy. Salamat at pinigilan mo siya sa oras o ang iyong plano at ang aking pagkakakilanlan ay masisira. Nagbuo si Soul Wolf ng isang balde ng malamig na tubig kay Kingsley para magising siya. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang sumigaw. Who are you, F-Sackers? How dare you attack me? Alam mo ba kung sino ako? Are you from the Black Mariko clan? I'm telling you. I'm kaibigan sa Saint of Black Mariko. Tumahimik ka. Binigyan siya ng sipa ni Soul Wolf. Itigil mo na ang walang kwentang pananakot mo. Ang sipa ay tila medyo malakas. Dahil naramdaman ni Kingsley na ang lahat ng kanyang mga panloob na organo ay na-reshuffle lang. Agad niyang itinikom ang bibig. Sabihin muli sa amin kung saan kasalukuyang nakakulong sina Brantley at David. I told you. Pareho silang pinanatili sa loob ng crypt sa ilalim ng kagubatan. Isang lugar kung saan ako lang ang nakakaalam kung saan sila hahanapin. Sino kayong mga tao? Bakit gusto ninyong malaman kung nasaan sila? Umirap si Kingsley. Sumulyap si Soul Wolf kay Freddy. Hear that. Magkaiba ang location na inilalarawan ninyong dalawa. Kung ganoon, sino ang nagsasabi sa atin ng totoo? Noon napansin ni Kingsley na nandoon din si Freddy. Freddy, bakit ka nandito? Nahuli ka rin ba nila? Tumango si Freddy. Sandali lang. Kung ganoon nga, bakit hindi ka nila igapo sa upuan? Nagtatrabaho ka ba sa kanila? Freddy, nagtaksil ka ba sa Netherworld? Wala akong choice kundi gawin ito. Umungol si Kingsley. Distard ka. Pinagtaksilan mo ang Netherworld. Mamamatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Traidor. Hindi ka papayagan ng Netherworld o ang iyong anak na pumunta ng ganoon kadali. Maghintay ka lang. Anak ng isang. Tinipa ulit siya ni Soul Wolf. Would you just shut up already? Say, paano kung pumunta muna ako sa gubat at tingnan kung sino ang nagsasabi ng totoo? Dexter. Tumango si Dexter. Mukhang yun lang ang option natin. Pinandilata ni Soul Wolf sina Kingsley at Freddy. Malupit. Maghintay kayong dalawa dito. Kapag nalaman ko kung sino ang nagsisinungaling, pagsisisihan ko ang isang iyon. Mabilis na depensa ni Freddy. Isinusumpa ko sa buhay ko na nagsasabi ako ng totoo. Mr. Cruz. Nang lumingon si Soul Wolf. Sumigaw si Kingsley. Teka. Alam niyang kung talagang susuriin ni Soul Wolf. Mabubunyag kaagad ang kanyang kasinungalingan. Kapag nangyari iyon, masasaktan siya ng husto. Tumigil si Soul Wolf at tumalikod. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na lang. Dahanda ang bumulong si Kingsley. If I tell you guys their exact location, will you promise me that you'll let me leave? Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Soul Wolf. So you're telling me na nagsisinungaling ka kanina? Sa sobrang takot ni Kingsley ay hindi siya makapagsalita. Sabihin mo sa akin kung saan sila nakatago. Kung ang locus yung binanggit mo ay kapareho ng kay Freddy. Siyempre, gagantimpalaan natin ang unang nagsalita ng totoo at parurusahan ang huling nagsabi ng totoo. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Pinandilata ni Kingsley si Freddy. Niloko mo ako, Freddy. Nagsisinungaling ka tungkol sa pagkuha ko ng leave at pagpapalit sa akin. Hindi ako makapaniwala na ginagamit mo lang ako para mangisda sa totoong lokasyon kung saan nakatago si David. Bumiti ng paumanhin si Freddy. Paumanhin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Hahayaan talaga kitang makauwi para bisitahin ang pamilya mo at iwasan ang buong gulo na ito. Hindi ko rin inaasahan na nahuli ka ni Mr. Cruz. Anong pakinabang ng paghingi mo ng tawad ngayon? Papatayin kita. Enough. Itikom mo yung bibig mo.
Bulalas ni Soul Wolf. So inaamin mo na nagsisinungaling ka, diba? Yehe, time na para matikman mo yung special punishment ko. You should feel lucky. I don't show this to many people. Kabanata 2072. Nakangiting nakakatakot si Soul Wolf habang papalapit kay Kingsley. Takot na takot si Kingsley. Huwag naman sana. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo ako mapapatay dahil. Dahil may pakinabang pa rin ako. At para saan ka kapaki-pakinabang? Gusto mong malaman kung nasaan sina David at Brantley para iligtas sila? Diba? Tama ba? Oo naman. Bakit pa natin gustong malaman kung nasaan sila? Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Kingsley. Maaaring pangunahan ka ni Freddy sa loob. Ngunit hindi niya matutulungan silang dalawa na makatakas. Kapaki-pakinabang ako dahil kaya ko iyon. Mababa ba ang tingin mo sa amin? Siguradong maliligtas namin sila maliban na lang kung ikukulong sila sa impyerno. Kung gayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang lugar kung saan sila pinananatili ay walang pinagkaiba sa impyerno. Nakakulong sila sa loob ng isang harang. At ang harang na iyon ay idinisenyo upang matiyak na pareho silang hindi makakaalis. Susubukan nitong itaboy sila kung masyadong malapitan. Maliban na lang kung nabasag ang harang ay hindi sila makakaalis. Sigurado ba kayong dalawa na malalagpasan nyo ang harang? Tinitigan ni Dexter si Kingsley. Barrier. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. I can confirm that they are both actually kept inside a barrier within the furry woodshed. Mr. Cruz. Dagdag ni Freddy. Nanatiling tahimik si Dexter. Kung sila ay pinananatili sa loob ng isang hadlang. Kung gayon ito ay magiging mahirap na harapin. Oo naman. Madali ko itong masira. Ngunit walang alinlangan na maaalerto nito ang lahat sa Netherworld na nandoon tayo. Kung palibutan nila kami, hindi ako tiwala na mapoprotektahan ko silang dalawa habang pinapaalis sila. Nilinggan niya si Kingsley. Paano mo iminumungkahi na alisin natin sila sa hadlang? Sa masasabi ko, may butas sa loob ng barrier. Nakakatakas sila sa kulungan doon nang walang nakakapansin. Very well. Gagawin namin ang sinabi mo. Let's go right now. Tumango si Dexter at tumayo. Maghintay lang ng saglit. Itinaas ni Freddy ang kanyang mga kamay. Kung lahat tayo ay papasok lang ng ganyan. Maghihinala ang mga tao. Kung ganoon, kayo na lang dalawa ang mag-iisip ng kung ano-ano. Tinampal ni Kingsley ang kanyang noo. I just remembered that our branch leader asked me to find a few subjects to conduct experiments on. Baka pwede nating i-disguise kayong dalawa bilang research subjects. Oo naman. Tang-ayon ni Soul Wolf. Tumango si Dexter bago kumuha ng pouch sa kanyang bulsa at inalis ang isang sinumpaang bulating parasito na nagtatago sa loob bago ibinigay kay Kingsley. Lunukan mo, nakatitig si Kingsley sa uod na may mga goosebumps. Uod, hindi ko gusto. Ipinapangako ko sa iyong lahat na hindi kita ipagkakanulo. Pakiusap, huwag mo akong bigyan ng uod. May phobia ako sa kanila. Sumili ang mapait na ngiti sa mukha ni Freddy. I suggest you just eat the worm. Kingsley, it'll save you a lot of pain. Bakit pa sa tingin mo ay sinusunod ko ang utos nila ng ganito kasunurin? Kumain ka rin ng cursed parasitic worm. Nakasulat sa mukha ni Kingsley ang kawalan ng pag-asa. Tumango si Freddy. Nang makita kung paanong walang ibang paraan para makatakas siya. Nagnangalit si Kingsley, umikit, at nilunok ang uod. Matapos ang ilang sandali ay tumahimik. Dahan-dahan siyang nagsalita. Let's go. Dapat sumunod kayong dalawa sa amin ng mahigpit at huwag kayong gagawa ng anumang galaw. If we encounter any issues, just let us handle it. Maghintay lang ng saglit, nagsalita si Soul Wolf. Nabanggit mo na nakasalubong mo si Warren nang papunta ka rito. Diba, Freddy? Tumango si Freddy.
ginawa ko, alam ni Warren kung ano ang itsura natin. Dexter, I think it's better if we cover our face and find a chance to get rid of him. Tumango si Dexter at gumamit ng belo para itago ang itsura niya. Dinala silang dalawa ni na Kingsley at Freddy sa kagubatan ng kawayan. Ang kagubatan ay may isang patay na kapaligiran dito. Kahit saan sila magpunta, makikita nila ang pagkabulok sa paligid. Tila ito ay impyerno sa lupa. Kabanata 2073. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad sa isang makipot na landas, narinig nila ang hilanghing ng isang lalaki at isang babae. Hindi na nila kailangang hulaan para malaman na si Warren at ang banal na dalaga mula sa Black Mariko Clan ang gumagawa ng gawa. Medyo naasar si Soul Wolf nang marinig iyon. That son of Abdik. We're working our ass off trying to take the Netherworld down while he's here having his fun. I really want to kill him right now. Dexter. I can't hold by my hatred for siya pa. Tinapik ni Dexter ang balikat niya. Kapakipakinabang pa rin siya sa amin ngayon. Pinagsalikop ni Soul Wolf ang kanyang mga palad. Okay. Saka ko na lang siya bubuhayin. Sinadya niyang mag-ingay habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Agad na napatigil si Warren sa kanyang kahalayan nang marinig iyon. Sinong nandyan? Kumaway si Freddy. Ako ulit. Umalis ka nga sa harapan ko. Huwag mo akong istorbohin. Labis na inis at galit na galit si Warren. Sino ang hindi matapos na magambala ng dalawang beses kapag ang mga bagay ay nagiging mainit at umuusok? Napatingin si Freddy kay Dexter. Nagsalita si Dexter sa mahinang volume. Subukan mong akitin siya dito. Tumango si Freddy bago sumigaw. Please come over here. Mr. Cruz, I have a small surprise for you. Surprise? Anong klaseng surprise? Naintriga si Warren. Ang sorpresa ay, I can't describe it properly with words. You have to see it for yourself. Bigyan mo ako ng segundo. Isang kaluskos ang maririnig mula sa mga palumpong bago lumitaw si Warren na nakadamit. Pumasok siya sa state of alert nang makita niya ang apat na tao na nakatayo sa harapan niya. Bakit kasama mo si Freddy? Kingsley. At sino iyong dalawa sa likod mo? Paliwanag ni Kingsley. Ito ang mga test subject na hiniling ni Mr. Maazel. Tumango si Warren. Walang kamalay-malay na ang dalawang iyon ay si Dexter at Soul Wolf. Bago ba maling kay Freddy? Nasaan ang surprise mo? Kung hindi ako nagulat, I'll kill you. Asterisk. Pangako ko sa iyo na ang sorpresang ito ay talagang mabigla sa iyo. Tinuro naman ni Freddy sina Dexter at Soul Wolf. Itong dalawa ang sorpresang nabanggit ko. Madiin na nagsalubong ang kilay ni Warren. Ang dalawang ito ay mga paksa ng pagsusulit. Ano ang kailangan nilang gawin? Akmang papagalitin niya si Freddy. Masinulyapan niya si Dexter at nilunok ang mga sinabi nito pabalik. Pinag-aralan niya si Dexter at nagtanong. You look familiar. Nagkita na ba tayo dati? Tumango si Dexter. Tanggalin mo yung belo mo. Tingnan ko mukha mo. Napangiti si Soul Wolf. Sa tingin mo ba parang pamilyar din ako? Kinilig si Warren nang marinig ang boses na iyon. Parang. Familiar siya. Hindi naman pwedeng siya yun, diba? Hindi. Ito ay imposible. Bakit sila Kingsley at Freddy ngayon? Tanggalin mo ang belo na iyan ngayon din. Tinuro niya. Ginawa ni Soul Wolf at Dexter ang sinabi niya. Parang may nalaglag na bomba sa isip niya nang makita niya ang mga mukha nila. Isa itong pagsasabwatan. Tina Kingsley at Freddy ay mga taxil sa Netherworld. Agad niyang sinubukang tumakbo. Ngunit mas mabilis si Dexter sa paghihigpit sa kanya ng lakas. Maaaring magaling si Warren. Ngunit si Dexter ay kabilang sa Ultimate Class. Marahil kahit Celestial Class, walang kapangyarihan si Warren sa harap ng lakas ni Dexter. Insulto ang ibinato kina Freddy at Kingsley mula sa kanyang bibig.
Mga B asterisk star kayo. May mga bola kayong ipagtaksilan sa Netherworld. Isang masakit na kamatayan ang naghihintay sa inyong dalawa. Napangiti si Freddy. Paumanhin. Ginoong Cruz, napipilitin kaming gawin ito. Tsaka diba sabi mo gusto mo ng surprise sa akin? Sapat na ba ang sorpresang ito? Kabanata 2074. Galit na galit si Warren. Sorpresa. Siyempre. Nagulat ako. Muntik mo na akong atakihin sa puso. Kahit panay ang pagpipigil ni Warren. Hindi siya tumigil sa pagmumura. Wala si Soul Wolf at sinampal niya si Warren ng bigla. Tumahimik ka na lang. Ayokong makarinig ng ingay mula sayo. Dahil sa lakas ng pag-indayog ng kanyang braso ay bumagsak si Warren sa sahig. Dahilan upang makakita siya ng mga bituin. Sabi nga, hindi iyon naging hadlang sa pagmumura niya at the top of his lungs. Tanging galit ang nasa isip niya. Sa sandaling iyon, nag-aalala si Soul Wolf na ang lahat ng ingay na ginagawa ni Warren ay maakit ang mga tao mula sa Netherworld. Kaya, nagpasya siyang patumbahin si Warren sa isang sipa. Let's move on. Sabi ni Dexter. Hindi na siya majay gising kaagad. Teka. Sabi ni Freddy. Paano ang isa pa? Mr. Cruz. Tinuro niya kung saan lumabas si Warren. Sa mismong kasama ni Warren. Ang Holy Maiden from the Black Mariko Clan. Hindi ako nagpapatalo sa mga babae. Soul Wolf. Ikaw ang bahala. Sige. Ang Soul Wolf ay agad na naging bogzo ng hangin at bomulong sa dalaga. Pagkatapos noon ay nagtungo na ang grupo. Nang malapit na sila sa entrance, biglang huminto si Kingsley. Teka, kailangan nating pag-usapan kung paano natin lalokohan si Zeller. Na naka-duty. Huwag kang mag-alala. Paniniguro ni Freddy. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Alam ko na ang gagawin. Kung talagang napunta dito, we can always just settle things with brute force. Let's go. Sabi ni Soul Wolf. Pagdating sa entrance, inarang sila ng mga guard. Gaya ng inaasahan. Hold I right there. When the F asterisk did you go out? Freddy, why didn't you report it to me? Ito ay isang tuntunin sa Netherworld na. Kahit na sino ito, lahat ay kailangang magulat sa mga gwardya bago pumasok at lumabas. Kung hindi, sila ay magdaranas ng malupit na kahihinatnan. Nang marinig iyon, bumunot ng sigarilyo si Freddy at inalok ito sa gwardya. Hahaha, kanina ka lang ba nakatulog? Hindi ko lang napigilan ang sarili ko na gisingin ka para sa maliit na bagay. Eto, puff ka. Umikit ka na lang minsan. Drinks on me next time. Gayunpaman, hindi binili ni Zeller ang ibinebenta ni Freddy. Alisin mo yan sa mukha ko. Walang silbi. Ang isang paglabag ay isang paglabag. I have to do things by the book and inform Mr. Moazael about this. Sigurado ka ba dyan? Zeller, mag-isip ka ng mabuti. Nakangiting sabi ni Freddy. Banta ba iyon? Tinatakot mo ba ako? Ha? Ikaw at anong hukbo? Sagot ni Zeller na may mapang-asar na mukha. Tama. Sabi ni Freddy. Paano mo sasabihin kay Mr. Moazael? Sasabihin mo ba sa kanya na pinalayas mo ako dahil nakatulog ka noong naka-duty ka? Kung gagawin mo, natatakot ako na ang parusa na matatanggap mo ay magiging mas matindi kumpara sa kung ano ang nakukuha ko. Ah! Natigilan si Zeller. Tama siya. Hindi ko maaaring ipaalam ito kay Mr. Moazael. At kaya, pagkatapos itong pag-isipan, Zeller, hininaan niya ang boses niya at sinabing, kalimutan mo na ang lahat ng sinabi ko kanina. Prituhin mo ito tulad ng pagpayag ko sa iyong pag-alis pagkatapos mong magsumbong sa akin. Kinuha niya ang sigarilyong inalok ni Freddy habang nagsasalita. Napangiti si Freddy. Mas ganon. Tapos, pupunta ako ngayon. Maghintay lang ng saglit. Muli silang pinigilan ni Zeller.
Sino ang mga lalaking ito? Tanong niya habang sinusuri sina Dexter at Soul Wolf. Sila ang mga lab rat na nakuha ko para kay Mr. Maazel. May sasabihin ka ba tungkol dyan? Sagot ni Freddy. Hindi. Hindi naman. Umiling agad si Zeller. I was merely asking out of curiosity. Yun lang. You guys can go now. Mukhang kilala mo na ako. Dexter remarked out of the blue just as Freddy was about to head it. Nang marinig iyon ni Zeller ay natakot siya. Ha? Hindi talaga. Bakit kita makikilala? Gayunpaman. Humiti ng nakakatakot si Dexter bago pinatumba si Zeller gamit ang isang energy pulse. Nagkatinginan sina Freddy at Kingsley kay Dexter. Nalilito. Bakit kailangan mong salakayin ang isang maliit na prito? Naaalala ko siya. Isa siya sa mga tauhan ni Warren. Nakita niya ako noon pa. Paliwanag ni Dexter. Sa reaksyon niya, malaki ang posibilidad na makilala niya ako. Mawawala ang plano namin kung isusumbong niya ang lokasyon ko kay Mr. Maazel. Tumango si Freddy bilang tugon. Alright, let's pick up the speed then. Siguradong malalantad ang ating kinaroroonan kapag natapos na ang shift ni Zeller dahil may darating at pumalit sa kanya. Kabanata 2075. Tera na. At kaya, ang pangkat ng apat ay mabilis na nakarating sa Netherworld at nakarating sa shed na panggatong. Pagpasok sa shed, naramdaman ni Dexter na may harang na binubuo ng negatibong enerhiya. Ito ay isang malakas na hadlang na siksik sa negatibong enerhiya. Parang hindi ito kayang gawin ng demonium ng mag-isa. Ilang tao ang ginamit para gawin itong hadlang? Tanong ni Dexter kay Kingsley. Dalawa. Sagot ni Kingsley. Ito ay ang pinagsamang pagsisikap ni Mr. Maazel at demonium. Mukhang malakas talaga si Maazel. Naisip ni Dexter matapos marinig ang sagot. Hindi siya sigurado kung matatalo niya sila kung kasing lakas ng demonium si Maazel. Na isang Celestial Class Fighter. Si Zeke ay nasa Ulima Eklisa. Ngunit ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay maihahambing o hot o Celestial Class. Kaya may pagkakataon pa rin siya kung ito ay one-on-one na laban. Ang pakikipaglaban sa dalawang Celestial Class na kaaway. Gayunpaman. Ay isang ganap na magkaibang kwento. Sa ibabaw niyan, ang Soul Wolf at Killer Wolf ay mga Ultimate at King Class Warriors. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataong makipaglaban sa isang Celestial Class Warrior. Pagkatapos, ginabayan sila ni Kingsley sa hadlang at papunta sa lihim na daanan. Dumiretso sa selda ng bilangguan. Sa loob ng selda ng kulungan. Halos magkasabay na nagmulat ng mga mata ang nakadina na sina David at Brantley at nagkatinginan na may wagas na pagtataka. Brantley, may nararamdaman ka bang pamilyar na presensya na papalapit? Si David ang unang nagsalita. Nararamdaman mo rin. Medyo natuwa si Brantley. Parang ito ang presensya ni Master. Dumating ba si Master para iligtas tayo? Ngunit paano iyon posible? Akala ko ay abala siya sa mga nangyayari sa Mount Gosh. Sabi ni David. To be honest, you might not believe me when I say this. But I actually felt Mr. White's presence from the Netherworlds who came to deliver food for us with Kingsley Earlier. Pag-angkin ni Brantley. Sabi nga, napakahina para sa akin na gumawa ng kahit ano. Kaya inisip ko na nag-i-imagine lang ako ng mga bagay-bagay at ipinagkibit balikat ito. Ngayong naiisip ko ito, baka hindi ako magkamali. Natural. Ang Netherworld iyan na tinutukoy ni Brantley ay si Freddy. Nakipag-ugnayan si Freddy kay Dexter. Na nagmana ng lahat kay Pietro. Hindi nakakagulat na medyo naramdaman ni Brantley si Pietro mula sa lalaki. Magiging prangka ako. Napansin ko rin, sabi ni David habang kumikinang ang mga mata. At papalapit na, malapit na talaga si Master. Nang matapos siya, binuksan ng apat na lalaki ang pinto at pumasok.
Nasa unahan sina Kingsley at Freddy habang nakatayo sa likod ang dalawang lalaking nakamaskara. Kaagad, parehong tinuon ni na David at Brantley ang kanilang atensyon kay Dexter. Nasa sabik at nalilito sa parehong oras. Siya ang nagmumula sa presensya ni Master. Sino siya? Bakit parang Master siya? Bakit siya nandito? Dahil sa sorry ni na David at Brantley. Hindi napigilan ni Dexter ang pag-ihi at naikuyong niya ang kanyang kamao. Ang dalawang ito ay ang founding member ng North's Army. Babayaran ng Netherworld ang paghihirap na dinanas nila. Agad na sumugod si Dexter sa mga lalaki nang walang kahit isang salita at binasag ang mga tanikala sa kanilang mga braso sa pamamagitan ng isang pulso ng enerhiya. I'm sorry for being late and putting you two to all that torture. Sabi ni Dexter. Sino ka? Tanong ni David. Sino si Pietro White para sa iyo? Ako ang Great Marshal ng Eurasia. Si Pietro White ang aking Panginoon. Mahusay na Marshal. Siya ang kasalukuyang pinuno ng hukbo ng North. Ang aming Young Master. Sa sandaling iyon, isang pag-agos ng halo-halong emosyon ang bumalot mula sa loob ni na David at Brantley. At lumuhod sila ng walang pag-aalinlangan. Pinabati ka ni David Jones ng North. Young Master. Brantley Fleming of the North, binabati ka. Young Master. Hindi na kailangan ng mga ganyang formalidad. Kayong dalawa. Please stand up. Sabi ni Dexter habang mabilis na binuhat ang mga ito sa sahig. Young Master. Sabi ni David. Mister. White nag-iwan sa akin ng mensahe para sa iyo. Let's talk about it pagkaalis natin dito, putol ni Dexter. Kailangan nating unahin ang pagpapaalis sa inyong dalawa dito. Kabanata 2076. Ngunit ito ang pinakamahalaga. Gusto ni Mr. White na ipaalam ko sa iyo sa sandaling makita kita. Na, utos yan. Giit ni Dexter. Ang dahilan kung bakit hindi pinayagang magsalita ni Dexter si David ay dahil sa pag-aalala at pag-aalala. Sa totoo lang, curious din siya. Nag-aalala siya na baka mawala ng buhay si Daid at Brantley sa pagsisikap na protektahan siya kung kailan siya hinabol o napalibutan ng mga Netherworld iyan sa kanilang pagtakas. Ayaw ni Dexter na mamatay ang dalawang founding member sa isang kamatayan na kasing lungkot. Kaya naman, gusto ni Dexter na itago ni David ang mensaheng iyon para gawin niya ang lahat para manatiling buhay at sabihin sa kanya kapag ligtas na silang lahat. Sa sandaling binigkas ni Dexter ang salitang order, tumahimik si David. Bilang isang sundalo, tungkulin niyang sumunod sa mga utos. Ilabas mo kami dito, Kingsley, sabi ni Dexter pagkatapos noon. Tumango si Kingsley at agad na nahiga sa lupa bago siya nagsimulang sumingot sa paligid na parang aso. Anong ginagawa mo, Kingsley? Naguguluhan si Freddy. Naghahanap ako ng puwang sa harang. Siyempre, nagbabago ang posisyon nito sa lahat ng oras. Sa kabutihang palad, nilagyan ko ito ng isang bote ng whiskey noong huling nakita ko ito. Ngayon ay maaari ko na lamang sundin ang pabango ng alak upang hanapin mo. Paliwanag ni Kingsley. Medyo natagalan si Kingsley para mahanap ang bango. Kaya medyo naiinip na si Dexter. Kung hindi mo mahanap, hayaan mo akong sirain ang harang. Iminungkahi niya. Huwag. Agad na sabi ni Kingsley. Masama kung mapalibutan tayo ng mga Netherworld Eons pagkatapos mong masira ang harang. Maghintay ka lang ng kaunti. Malapit na ako. Biglang nagsalita si Brantley. Oh, 18 taong gulang na single malt whiskey na natapos sa isang sherry cask. Paano mo nalaman yun? Tanong ni Kingsley habang nagtatakang nakatingin kay Brantley. Natatawang sagot ni Brantley. Mayroon akong isa pang palayaw na tinatawag na God of Booze. Ilang dekada na ang nakalipas mula noong ako ay umiinom. This itch is driving me nuts. Dahil doon, umabot si Brantley sa itaas niya at kumuha ng bote ng whiskey mula sa manipis na hangin. Pagkatapos, inilipit niyang buksan ang tapon at nagsimulang lumunok. Hoy,
Mag-ipon ka para sa akin. Si David ay naghahangad din ng inumin at nagsimulang makipaglaban kay Brantley para dito. Malinaw na kinuha ni Brantley ang whiskey mula sa puwang na binanggit ni Kingsley. Nasa ibabaw lang ng ulo niya. Tara na, utos ni Dexter. At tumalon ang lahat sa puwang ng harang. Samantala, isang Netherworld iyan ang naglalakad patungo sa entrance na may dalang pagkain habang naghuhom ng isang himig. Oras na para magpalit siya ng shift kay Zeller. As it turned out, the guy was actually Zeller's twin brother who joined Netherworld with him. Zell ang tawag sa kanya ng mga tao noong bata pa siya. Birthday nila noong araw na iyon. Kaya nagpaplano si Zell na makipag-inuman kasama si Zeller para mag-celebrate. Gayunpaman, hindi niya nakita si Zeller nang makarating siya sa guard post. Talagang tumakbo ang Bast Asterisk Road na ito para maglaro ulit ng baraha. Napailing si Zell na may mapait na ngiti at nagpatuloy sa pagtungo sa loob ng guard post. Kaagad, natapakan niya ang isang malagkit na bagay nang pumasok siya. At ang kanyang isip ay namanhid nang siya ay tumingin sa ibaba. Ang tinatapakan ng paan niya ay walang iba kundi ang kambal niyang si Zeller. At sa hitsura nito, si Zeller ay ganap na nanlamig. Ito ay isang ambush. Iyon ang unang pumasok sa isipan ni Zell. Kaya mabilis siyang tumakbo palabas. Naiwan ang kapatid. Naisip niya na baka atakihin din siya kapag sinubukan niyang iligtas si Zeller. Sa oras na iyon, hindi na niya mailigtas ang sarili. Lalo pa ang kanyang kapatid. Ang pinakamagandang opsyon na magagamit para kay Zell ay ipaalam ito sa pinuno sa lalong madaling panahon. Kaya, tumakbo siya na parang nakasalalay dito ang buhay niya patungo sa silid ni Maazael. Pagdating, agad siyang pumasok nang hindi man lang kumakatok. Ang gulo, may problema tayo. Bulalas ni Zell kung anong hininga ang natitira sa kanya pagkatapos sumugod. Tungkol saan ito? Where are your manners? Lumabas ka at kumatok ka bago ka pumasok. Parehong galit si Maazael at Demonium sa nangyari. Napalunok si Zell bilang tugon at sinabing, "May nangyari, Mr. Maazael. May nangyari kay Zeller." "Ha?" Nagsalubong ang kilay ni Maazael. "You mean ang kambal mong kapatid na si Zeller? Siya ang bantay sa pasukan, di ba? Anong nangyari sa kanya?" Kabanata 2077. Si Zeller inatake at na-knockout. "Baka may mga kalaban tayo dito." Bulalas ni Zell. "Mga sumpa." Sa sandaling iyon, agad na tumayo si Maazael at Demonium at lumingon sa isang bog zone ng malakas na hangin pagkatapos magtama ang kanilang mga tingin. Dumiretso sa pasukan. Doon, wala pa ring malay si Zeller. At ang unang ginawa ng Demonium ay naglabas ng makapal na ulap ng negatibong enerhiya na bumabalot sa kanila kung sakaling naghihintay ang mga tao na tambangan sila. Kasabay nito, binuhat ni Maazael si Zeller at nagpadala ng negative energy sa loob niya para magising siya. Maya-maya, unti-unting iminulat ni Zeller ang kanyang mga mata. "Mr. Maazael." Agad siyang lumuhod at binati si Maazael. "Let's cut to the chase. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari." Sabi ni Maazael. "Bilis, sir." Si Dexter Cruz ay nakalusot. Sabi ni Zeller na namutla ang mukha dahil sa takot. Pumasok siya kasama sina Kingsley at Freddy. "Kailangan mo silang habulin." "Ano? Nandito si Dexter Cruz kasama yung dalawa. Talagang nandito siya para kina David Jones at Brantley Fleming." Noon, si Kingsley ang namamahala sa pagdadala sa kanila ng pagkain. Alam niya kung nasaan sila. "Hindi natin sila hahayaang makatakas. Masyadong makahulugan ang dalawang iyon sa Netherworld." Katutubo, parehong gustong tumakbo ni Maazael at Demonium patungo sa shed upang harangin si Dexter. "Teka lang, Mr. Maazael. May isa pa akong importanteng bagay na I'll report sa'yo." Pinigilan sila ni Zeller. "Magsalita ka." Hindi na mapakali si Maazael. "Before this, lumabas si Mr.
Warren Cruz. Alam kong nakikipagkita siya sa Holy Maiden from the Black Mariko clan and that their meeting place was near the pathway that leads here. Is there a chance that Dexter Cruz saw them when he pumunta dito? Baka tapos na si Mr. Warren. F**k. Nagalit si Demony M. Ang walang kwentang anak ng F**k na ito ay marunong lang manggulo. Maazel. Subaybayan mo si Dexter Cruz. Hahanapin ko si Warren Cruz. Bakit may pakialam ka pa sa lalaking iyon sa puntong ito? Tanong ni Maazel. Hindi mo siya tunay na anak. Bakit ka mag-abala? Ano ang alam mo? Ang taong iyon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa Netherworld. Sa katunayan, maaaring siya ang susi sa pag-ibabaw sa atin sa mga kritikal na sandali. Sa makatuwid, walang maaaring mangyari sa kanya. Sige, tumango si Maazael. Maghiwalay na tayo. Kaya naman naghiwalay ang dalawa. Hinanap ni Demony M sina Warren at Maazael para matunten si Dexter. Sa kabilang banda, si Dexter at ang lote ay mabilis na tumakbo ng makalabas sa harang. Gayunpaman, ang lupain ng kagubatan ng kawayan ay medyo komplikado. Dahil sina David at Brantley ay parehong mahina at malubhang nasugatan. Ang kanilang pag-unlad ay mabagal. Kung sabihin ang hindi bababasa, maya-maya, malabo nilang narinig ang mga taong sumisigaw sa likod nila pati na rin ang napakaraming yabag. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat dahil alam nilang host ang humahabol sa kanila. Sa sandaling iyon, nabalisa sina David at Brantley matapos marinig na papalapit na ang mga kalaban. Nang maglaon, nagpa siya si David na huminto sa paggalaw. Mr. Cruz, you guys go. I'll stay behind to cut them off. Now, the rest of what I'm telling you is from Mr. White. Importante. Kaya makinig kang mabuti. Tumahimik ka. Pinigilan siya ni Dexter. Sabihin mo na lang kapag nakarating na tayo sa ligtas na lugar. Ngunit wala ng oras. Mr. Cruz, you guys go. I will handle the enemies behind us. We'll meet up tomorrow. Outside. Sabi ni Warren. Mr. Cruz. Nagpanik si David. Nastuck si Master sa secret realm ng Mount Kosh at hindi makalabas. Walang dapat mangyari sa iyo. This is an order. Malamig na sabi ni Dexter. Bilang general ng hukbo ng North. Inutusan ko kayong dalawa na tumakas. Ngayon din. Ako, si David at Brantley ay nasa kawalan. Para sa kanila, ang isang utos ay isang utos. Kaya't kalaunan ay sumuko sila sa utos ni Dexter at tumalikod na tumakbo na may mga ngiping nagngangalit. Samantala, sina Freddy at Kingsley ay nakatitig kay Dexter na nagmamakaawa. Kabanata 2078. Alam nilang malapit na ang kamatayan kung sasali sila sa laban na darating. Kayong dalawa ay protektahan sina Brantley at David. Sabi ni Dexter, kung may nangyari sa kanila, makakalimutan mo ang pagkuha ng antidote. Oo, parehong umalis sina Freddy at Kingsley sa isang iglap. Matapos mawala sa paningin niya ang apat. Tumalikod sina Dexter at Soul Wolf at humarap sa direksyon na pinanggalingan ng mga kalaban. Matagal kong hinintay ang laban na ito. Same here. We should have done this ages ago. Sa loob ng 5 minuto, dumating si Maazael kasama ang daan-daang lalaki mula sa 7th branch of Netherworld. Kaagad namang kinaway ni Maazael ang kanyang braso at nag-utos. Palibutan mo sila. Dahil dyan. Agad na pinalibutan ng mga Netherworld iyan sina Dexter at Soul Wolf. Nawala silang iniwang puwang upang makatakas. Kasabay nito, lamhinggalingga si Maazael sa paligid at napagtanto na wala saan man sina David at Brantley. Ikaw bastards, nasaan sina David Jones at Brantley Fleming? Tawagan mo sila ngayon, at pag-iisipan kung iwanang buo ang mga bangkay mo. Go F**k yourself. You son of a bastard. How dare you disrespect Dexter like that? I'm going to kill you. Lumaban si Soul Wolf. Nasaan si Demony M?
Tanong ni Dexter, bakit ikaw lang ang dumating? Ha, I'm more than enough para hawakan ka. Sagot ni Maazel, ngayon, lahat, patayin sila. Daan-daang Netherworld Eons ang agad na nilapitan sina Dexter at Soul Wolf at inatake ang dalawa gamit ang kanilang mga armas. I'll leave these goons to you. Sabi ni Dexter habang nakatingin kay Soul Wolf. Roger that, ako na ang bahala sa kanila. Tumango si Soul Wolf at agad na bumaril pasulong. Sumugod sa mga kalaban na parang shooting star. At sinimulan ang kanyang pag-atake. Bang! 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 Umiiyak ang mga Netherworld Eons habang pinalipad sila ni Soul Wolf. Ang laban ay walang alinlangan na pabor sa Soul Wolf dahil siya ay isang ultimate class warrior. Bukod kay Maazael, lahat ng nasa 7th branch ay king class. Kaya, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon laban sa isang tao na ultimate class. Sa kabilang banda, nagbabantang nagmamartsa si Maazael patungo kay Dexter. I'm going to kill you. You brat. Alam kong pareho tayong ultimate class. Pero may iba't ibang level sa loob ng ultimate class. At ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang hitsura ng totoong ultimate class. Kinagat ni Dexter ang kanyang mga labi. Ang aking mga iniisip eksakto. Mamatay. Sa isang iglap, naglabas si Maazael ng makapal na fog ng negatibong enerhiya at ginawa itong isang napakalaking bungo bago ito diretsong itinulak kay Dexter. Ngunit si Dexter ay hindi nabigla nang nagpadala siya ng isang putok ng enerhiya gamit ang isang pitik ng kanyang pulso upang salubungin ang pag-atake ni Maazael. Ang putok ng enerhiya ay mabilis na hinubog ang sarili sa anyo ng isang dragon at nagpatuloy na tumiga sa isang aktwal na dragon. Sa sandaling ganap na nabuo ang dragon, inayaan nito ang isang nakakabinging dagendong at sumisid ng diretso patungo sa negatibong enerhiya na bungo ng Maazael. Sa sandaling sila ay nagbanggaan. Ang bungo ay ganap na nawasak. Kasabay nito, si Maazael ay dumanas ng isang napakalaking backlash mula sa pagkawasak ng bungo at umatras bago siya dumura ng isang subo ng dugo. Paano ito posible? Ultimate class ka ba talaga? Paanong ang isang ultimate class warrior ay nagtataglay ng ganitong kakilakilabot na husay sa pakikipaglaban? Natigilan si Maazael. Tinatatag mo lang ba ang iyong enerhiya? Hindi ba't magagawa iyon ng isang celestial class? Siya ay labis na naguguluhan. No, that can't be. I can feel it. Ultimate class fighter ka lang. Anong nangyayari? Parang kakasabi mo lang. Paliwanag ni Dexter. Mayroong mga antas sa ultimate class. At ako, sa antas na maihahambing sa isang celestial class. Kapag opisyal na akong naging celestial class, hindi na ako magagapi sa mga tao sa parehong klase. Imposible yan. Hindi makapaniwala si Maazael at ayaw maniwala kay Dexter. Sinabi sa akin ni Demonium na kakapromote mo lang sa ultimate class. Dapat ay nasa pinakamahina ka lang. Tumawa si Dexter. Sigurado ka bang hindi nagsinungaling si Demonium sa iyo? Baka nag-aalala siya na baka mag-check out ka. Kaya sinadya niyang sabihin sa iyo na mahina ako. Mabilis na nagdilim ang ekspresyon ni Maazael dahil alam niyang napakataas ng posibilidad na maging totoo iyon. Gayunpaman, hindi niya maamin iyon sa ngayon. Ha! You can stop trying to sow discord between us. That won't work. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka pa rin makakalaban sa isang totoong celestial class. Kaya wait lang. Demonium will be here any minute now. At ikaw ay magiging patay na karne. Kabanata 2079. Salamat sa paalala, Soul Wolf. Ibaba mo sila sa lalong madaling panahon. Mas magiging madali para sa iyo na talunin si Demonium kapag nag-iisa siya. Payo ni Dexter. Ang Demonium, isang celestial class warrior, ay sapat ng problema sa kanyang sarili. Kaya ang huling bagay na gusto namin ay makita siyang nakikipagtambalan kay Maazael. Ang pagbabawas ng mga ito isa-isa ay ang aming pinakamahusay na pagpipilian.
Nakuha ko. Tugon ni Soul Wolf. Agad na napasigaw si Maazael sa frustration dahil balak niyang bumili ng oras para sa demonium. Ngayong alam na nilang naghihintay ako ng backup. Malamang nagagawin nila ang lahat para mailabas ako sa lalong madaling panahon. Well, hindi na mahalaga ngayon. Kailangan ko lang ipagpatuloy ang pagtigil para sa oras. Gayunpaman, malapit nang matanto ni Maazael na siya ay masyadong maasahin sa kanyang sitwasyon. Matapos matanggap ang kanyang order, mabilis na nakapasok si Soul Wolf sa hanay ng mga goons ng Netherworld na parang wala lang sila. Marami sa kanila ang nawala ng balanse at napaatras matapos matamaan ng Soul Wolf. Ganun din, pinalakas ni Dexter ang kanyang pag-atake kay Maazael. Na walang nagawa kundi subukang pigilin ang pananakit. Gayunpaman, dahil nalampasan ni Dexter si Maazael. Hindi nagtagal bago niya pinalipad si Maazael. Pagkatapos ay bumuo si Dexter ng isang hola sa kanyang lakas upang ikulong si Maazael at gawing ganap na walang magawa ang lalaki. Panahon na para tapusin ito. Sa pamamagitan nito, pinaliit ni Dexter ang kanyang kulungan ng enerhiya na nagbabalak na pisilin ang buhay ni Maazael. No, this can't be the end of me. I refuse to die like this. Angal ni Maazael bago siya nagsimulang magmakaawa. Please, demonium, you have to save me. Kahit na si Maazael ay sumisigaw sa tuktok ng kanyang mga baga, ang kanyang boses ay hindi makalakbay ng malayo. Nais ng lalaki na maabot ang demonium sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang negatibong enerhiya. Ngunit alam niyang hindi nito kayang tumago sa enerhiya ni Dexter. Kaya naman, walang pagpipilian si Maazael kundi hintayin ang kanyang kapahamakan. Samantala, tinusubukan pa rin ng demonium na subaybayan si Warren. Inilabas niya ang kanyang negatibong enerhiya upang masakop ang kalahating milyang radius upang matukoy niya ang anumang mga palatandaan ng buhay sa loob ng saklaw. Nang maramdaman ni Demonium ang presensya ng mga tao sa unahan niya, pinilisan niya ang kanyang lakad. Gaya ng inaasahan, nadatnan niya si Warren na nakahandusay sa lupa. Walang ginawa ang eksena kundi maging sanhi ng paglabas ng ugat ni Demonium. Walang kwenta itong tanga, kung hindi dahil sa pagiging kapaki-pakinabang niya sa secret realm ng Mount Kosh. Ako na mismo ang nagpadala sa kanya sa kabilang buhay. Galit na galit, binigyan ng magandang sipa ni Demonium si Warren bago itinurok ang kanyang negatibong enerhiya para buhayin ang walang malay na lalaki. Sa sandaling nagkamalay siya, si Warren ay likas na sumigaw. No, no. Please don't kill me. You can't do this. Shut up, you idiot. Now get your feet. Naiinip na utos ni Demonium. Agad na kumalma si Warren nang marinig ang boses ng kanyang ninong. Matapos tingnan ang paligid, napagtanto ni Warren na matagal nang wala si Dexter. Ang tanging tao sa pinangyarihan ay ang kanyang ninong. Nasapat na upang tiyakin kay Warren na siya ay buhay pa. Ninong, may importante kang dapat malaman. Si Dexter at ang iba. Zip it. Alam ko kung anong nangyari. Kaya makinig ka sa akin. Kung lalayo si Dexter dahil kailangan kong pumunta at hanapin ka, there'll be hell to pay. You hear me? Tigaw ni Demonium. Bilang tugon, ibinaba ni Warren ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Dahil alam niyang mas lalo lang siyang magagalit kay Demonium kapag nagsalita siya pabalik. Get moving now. We have to catch up to Dexter. Utos ni Demonium. Mas mabuting umasa ka. Nagawa ni Maazael na pigilan ang lalaki. Kung hindi, pananagutin kita sa pagtakas niya. Teka, bigyan mo ako ng isang minuto. Pakiusap ni Warren bago nawala sa isang bush. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ang lalaki na bitbit ang banal na dalaga ng Black Mariko Clan. Please, Godfather, you have to save her. Anong gusto mong gawin ko? Matindi ang galit ng lalaki kaya naramdaman ni Warren ang pagtibok ng puso niya. Kabanata 2080,
Hindi makapaniwala si Demonium sa narinig. Itong babaeng tekaya na encounter ni Warren si Dexter. At muntik na niyang masira ang plano namin. Ngayon gusto ni Warren na iligtas ko siya. Niloloko mo ba ako? Walang pag-aalinlangan. Umakbang si Demonium para suntukin ang bituka ni Holy Maiden. Agad na namatay ang babae matapos samuka ng isang subo ng dugo. Dahil sa gulat ay di makapaniwalang nanlaki ang mata ni Warren sa kanyang ninong. Bakit mo? I'm warning you. Kung hahayaan mo ulit ang ibang babae na makaabala sa iyo, gagawin ko rin ang ginawa ko sa isang ito. Now move. Hanggat gustong sabihin ni Warren ang kanyang isip, isang mahigpit na tingin lamang mula kay Demonium ay sapat na upang magbago ang kanyang isip. Sa pagkakataong iyon, hindi maiwasan ni Warren na maingit kay Dexter. Kahit papaano ay malaya siyang ituloy ang babaeng mahal niya. Ang hindi ko ibibigay na may asawa at anak na babae na naghihintay sa akin sa bahay. Unlike Dexter, wala ako. Hindi man lang ako pinapayagan ni Ninong na makakita ng kahit na sino. Nakakaawa ang buhay ko. Si Demonium, kasama si Warren, ay tumakbo ng kalahating oras bago siya nakarinig ng mga panaghoy. Nagtataka sa kung ano ang nangyayari sa hinaharap. Si Demonium ay bumilis at hindi nagtagal ay nakarating sa larangan ng digmaan. Daanda ang mga gons ng Netherworld ang nasayang sa lupa dahil sa makapangyarihang kakayahan ni Soul Wolf. Mahigpit pa ring nakagapos ng lakas ni Dexter, na natiling walang magawa si Maazael at nasa bingit ng kamatayan. Pakawalan mo siya. Itinggal ni Demonium bago ilabas ang kanyang negatibong enerhiya kay Dexter. Boom! Napakalakas ng puwersa kaya hindi lang nito nasira ang energy cage ni Dexter kundi nawalan din ng balanse ang lalaki. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang celestial class warrior. Ha! Napuno ng galit si Warren nang makita si Dexter. Kung hindi tayo dahil sa kanya, buhay pa sana si Holy Maiden. Siya at ako ay maaaring magkasama. Kasalanan niya lahat kung bakit nawala ang pagkakataon ko sa kaligayahan. Babayaran ko siya. Nikatikip ang ngipin. Sumigaw si Warren. Mamatay ka ngayon. Dexter. Sisiguraduhin ko. Gayunpaman. Hindi man lang nilinggan ni Dexter si Warren. Dahil alam niyang hindi bagay sa kanya ang lalaki. I'm glad that you came. Now I can take you all down in one swoop. Boses ni Dexter kay Demonium. Ang yabang mo. Nakalimutan mo na ba ang lugar mo? Dexter. Ultimate class ka. Kaya bakit mo naiisip na makakalaban mo ang isang celestial class warrior na tulad ko? Higit pa rito. Si Maazael ay isa rin sa pinakamahusay sa ultimate class. Walang paraan ang isang tulad mo ay makakalaban sa ating dalawa. Ganoon ba? Kumbaga, alamin na lang natin. Patience. Dexter, I have a proposal. And I think you should hear me out first. Okay. Ano yun? Alam kong gusto mong pumasok sa secret realm ng Mount Kosh gaya ko. Ngunit hindi ka papasukin ng Kosh clan. Kapag sinabi kong walang sino man sa atin ang makakalaban sa kanila ng mag-isa. Gayunpaman. Kung tayo ay magtutulungan, naniniwala ako na ang ating mga pagkakataong makapasok ay tataas ng malaki. Kaya't iminumungkahi kung isantibi muna natin ang ating mga hinaing at kunin sa Kosh clan together. Kung gusto mo, we can always pick up our petty quarrel afterward. What do you say? Umalaklak si Dexter bago sumagot. Alam ng lahat na scumbag ka. Kaya bakit sa mundong ito ako magtatrabaho sa iyo? Iyon ay dapat ang pinaka nakakatawang biro sa mundo. Matapos marinig ang lalaki, biglang naging malungkot ang mukha ni Demonium. Kaya dapat ganoon. Ha! Ayos lang. Kung gusto mong mamatay ng sobra, I'll gladly oblige. Give no quarter. Maazael. Understood. Agad namang tumango si Maazael bilang tugon. Si Soul Wolf saka nagmamadaling lumapit kay Dexter. Let me handle Maazael. I need this. Who knows?
I might just attain celestial class by fighting him.